and finding that there's nobody there. Darling, there's no way. Up behind. No way. I'm living without you. I'm not living without you. You see, there's no way. Please don't. Maybe feel mo yung sound mo. Apa. How was it? Ayun po. Parang nandito nga po yung, nandito yung pressure. Alright, so. Magandang araw po muli. Kamusta na kayo? Welcome back to my channel. At nandito na naman ako para ipagpatuloy ang ating topic na epektibong pagbirit, part 2. Sa mga hindi pa nakakapanood ng part 1 nitong topic na to, mainam na inyo po munang panoorin. Mahalaga po ang part 1 dahil tinatalakay po doon ang mga karaniwang problemang hindi natin napapansin o pinapansin na nagdudulot ng malaking problema sa pag-atake ng matataas na notes. Napakahalaga po ng lesson natin sa ngayon dahil ituturo ko po sa inyo ang mga kailangan nyong teknik na magagamit para mapadali ang pag-atake ninyo ng matataas na notes. Hindi lang po ito para sa mga baguhang mga awit, ito rin po ay para sa mga professional singers na hirap sa pag-hit ng high notes, babae man o lalaki. Mahalaga sa isang singer na alamin ang tamang gamit ng kanyang instruments dahil ang paggamit ng parte ng instrument ng isang singer ang makakapagpadali sa isang singer sa pag-atake ng mga mahirap na pyesa. Hindi lamang boses o paggamit ng vocal cord ang instrumento ng isang singer. Lahat po ng parte ng katawan ay kailangang ginagamit sa pagkanta. Mula sa lower part, ginagamit para suportahan ang katawan habang kumakanta, lalong-lalo na kung nakatayo. Sa middle part ng body, ang diaphragm, ribcage, likod ay kailangan sa pagsuporta ng hangin na tunog. At halos lahat ng parte ng ulo ay dapat gamitin sa pag-resonate ng tunog at lalo na sa pag-support sa pag-atake ng matataas na notes. Lahat po ng mga nabanggit ay parte ng instrument ng isang singer, kung kaya't kailangan po na ang lahat ay nagagamit. Pag-usapan po muna natin ang mga importanteng instrument ng isang singer. Ito po ang tatlong resonance space na kailangan ginagamit sa pagkanta, lalo na sa pagbirit ng matataas na notes. Ano-ano po ito? Sa pamamagitan ng wastong pagdikit o pag-resonate ng tunog sa mga parte ng bibig tulad ng larynx, ng pharynx, dila, ngipin, gums at palate at kasabay ng wastong pag-enunciate ng mga vowels at consonants ay nagbibigay ng dagdag na suporta para mapadali ang pag-atake ng matataas na notes. Sa pamamagitan ng wastong pagdikit o pag-resonate ng tunog sa mga parte ng bibig tulad ng larynx, ng pharynx, ng dila, ng gums at palate at kasabay ng wastong pag-enunciate ng mga vowels at consonants ay nagbibigay ng dagdag na suporta para mapadali ang pag-atake ng matataas na notes. Importante ang anchoring ng tunog para hindi ka mag-shake. So, dapat you know where to place. Pag-aralan mong mabuti yung vocal placement, the connection from the schwa sound, where do you place your schwa sound? The A. So, you connect it to your... No, schwa is in your teeth. Ay, sa teeth. Diba? The Apa. E position, the E sound is connected more to your gums. So, para mas... You can tighten the sound to make it more distinct. Okay? So, kunin natin that last part again. So, galing ka sa soft palate, nagpunta ka ng pharynx for your high note, nag-spread ka, saan ka mag-anchor? You anchor it to your front. Okay? Para hindi mag-shake yung boses mo. Okay, soft palate, pharynx. Yoga love. And stretch. More.
Walang pa sa point. Walang pa sa point. Pag-aralan mo yung point, yung attack, yung spread ng vowels. Ang pag-spread ng high notes gamit ang nasal ay nakakatulong upang mapakawalan ang high-frequency sound habang umaatake ng high notes. Ang pagbirit gamit ang nasal o pag-spread ng mga high notes na nasa nasal ay ginagamit ng maraming mga sikat na singers. Tamang pagkonekta sa inner nasal area ang tulay para makonekta ang tunog na matataas sa parte ng mask area papunta sa noo at upper part ng ulo. Nakakatulong din ang inner space ng nasal para masuportahan at mapanatiling bright and clear ang high-frequency sound ng matataas na notes. Kailangan lamang mapanatili ang pagkonekta ng matataas na notes sa parting ito ng nasal para sa maliwanag na tunog ng high notes at klarong salita. Okay, so let's try with the opening ng nasal. So there's this placement na pwedeng i-attack mo yung birit mo through your nasal. Okay, so yung passage ng nasal mo sa loob, yung parang tunnel, you need to keep that open. And remember the inner space, yung butas ng nose mo doon sa skull mo, and yung pinakaloob nun, doon mo i-spread yung tunog going up to the head. Alala mo yun, yung lesson natin. Okay, can we try? And then try to release more yung tone going up to your head, papunta sa head. Okay, so let's try this part. Sleep is hide, I just couldn't fight it. You turned my life now, open around. Open this area. The love I lost is found. So let the wind come down. You told me that you love me forever. Change. Welcome me into your arms again. Come on in out of the rain. Now open up. Come on in, out of the rain. Tandaan, kailangan ng tamang balanse ng paggamit ng dalawang passages upang maiwasan ang pagiging too nasal na tunog na hindi magandang pakinggan. Ito ang tunog na puro labas sa ilong. Sa paggamit ng forward voice, kung ang hard palate ay nakakatulong sa pag-resonate ng lower to middle registration ng boses, ang soft palate naman ay nakakatulong ng malaki sa pag-attack ng high notes. So I want you to spread more, so focus from the soft palate. Nararamdaman mo sa soft palate yung atake mo, and then you pull it inside more to your upper pharynx. Tapos spread mo pa dito sa part ng ears mo. Hayaan mong maramdaman mo yung vibration habang nag-a-attack ka, and just let it connect dyan sa part na yan para mas easier for you to release your natural head voice. Okay, yung natural na tunog, yung natural na mataas, na hindi siya head tone, hindi rin siya mixed voice. Okay, so let's try this part. Some people spend a lifetime looking for love, and I have love right here all of the time. Why did I try? Turned my life around. And soft pharynx and spread. The love I lost is found. Side. So let the wind come down. You told me that you love me forever. Sige, keep it point. Welcome me into.
Ito ang isa sa madaling vocal technique sa pag-atake ng high notes, ang paggamit ng soft palate. Ito rin ang parting ginagamit sa pag-produce ng mixed voice. Nagkakaiba lamang sa quality ng tunog depende sa pag-spread ng sound. Sa tamang suporta ng spread ng tunog ng soft palate ay nagre-resulta ng mas malakas, buo at mas natural na tunog na napuproduce. Di katulad ng mixed voice na medyo mahina ang kalidad ng tunog na halos falseto na. Ang susunod na level ay ang paggamit ng pag-spread ng tunog papunta sa upper pharynx. Sa mga matataas na notes na hindi na kayang i-attack sa parte ng soft palate, ang pagkonekta sa tunog sa upper pharynx ang epektibong technique na dapat ninyong gawin at makasanayan. We both share the same blood. We both have the same mind. Soft palate and pharynx. And time more inside. So much to share. Finding that there's nobody there. Ang pag-spread o pagkapit ng tunog sa mga parte ng bibig, mukha at upper part ng ulo ang isa sa mahalagang paraan ng pag-abot ng matataas na notes. Love on some, baby, cause you're the one, baby, cause you're the one that I love. Okay, concentrate sa syllables. So remember yung tawag dito, yung we analyze the syllables, ano yung mga consonants and vowels noon, ano yung mga lines noon. Cause you're the one, cause you're the one that I love. Love yung L, yung L, you connect. Yeah, connect your point from connect your point from your tongue for the love, connect it to your hard palate and spread it up doon sa soft palate and upper pharynx mo. Love and then the need. So ang kailangan mo doon kapit, the e position, schwa and the sounds. N, diba? So and yung nasal. Yung nasal consonants, yung N. So spread the E from your gums to your nasal and pull it. So nakakapit ka pa din sa mga points mo. Love, need, ano pa yung isa? Ano pa yung susunod na words? See, yun ha? See? You're the only one I see. You're the only one I see. Yung sibilant, yung S. Nasaan yung kapit niya? Kapit niya from your hard palate to your teeth. Yes. And then, susundan mo siya ng E. So, you spread the E to your gums. And then, pull it. Para hindi magda-drop yung placement mo. So, you connect to the consonants and vowels and then just pull it up doon sa part, sa higher part ng instrument mo. Okay, can we try that? Ulitin natin yung part na yan. Huwag kang mabubulol. Mas mabubulol. Yeah, so, mabubulol ka kung hindi mo bibigkasi ng maigi yung points mo. Yung focal points, yung vowel placement. Itutuloy ko po ang iba pang mga technique sa part 3 ng topic na ito na makakatulong sa inyo para sa epektibong mga paraan ng pagbirit. Magkita-kita po ulit tayo sa mga susunod pang mga voice lessons. Hanggang sa muli, ito po si Coach Pete. Maraming salamat po sa inyong panonood. Place it at the back. I-place mo siya sa back ng head mo and then spread it up. And then spread mo siya mas malawak. Okay, from soft palate, upper pharynx sa likod ng back and then spread mo yung can ng mas malawak. You can support your upper gums here, molar teeth, you can support that. Spread mo pa siya doon. Para kang nag-stretch. Papalikod. And then let it out. Pabayaan mo siyang makawala ng maigi. Try, Mr. Rhino!